Buenos dias sa inyo lahat. Halika't ating tuluyan ang pagsasadula sa Nolibe Tangere ng pangkat dalawa. Bago matapos ang buwan ng Oktubre, ay pinahayag ni Kapitan Tiago na may handaan sa kanyang bahay sa May Anlongin, malapit sa pampang ng Ilong Binondo na magaganap. Sa araw ng handaan ay nakita ni Padre Damaso ang binatang kasama ni Kapitan Tiago na papasok sa bulwagan. Hinalika ni Kapitan Tiago ang kamay ng dalawang pari at ipinakilala ang binata. Ang mga tayo ng ating mga. Sa tradako at di ka na padalari sa pandemya.
halimbawa nito. Ito nung huling 2 taon ay nasa Alemanya at Polonya ay usap ako. Napag-usapan noon ang mga wikang ginamit ni para sa kanyang pananatili sa Europa. Napag-alaman ng mga panauhin na mahusay ang pinata sa Ingles dahil sa isang taong pagtira sa Inglaterra. Pero hoy está lo que hay en el día de hoy, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María.
at sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon na hindi nakikita ang nagkasintahan, putlong puno ng pananabik na makita muli ni Jesus tungo si Maria Clara. Sa azotea ang siluan ng 2 magsig-iwon. Maria, aking sina, bono esta mi senyora ni amor. Jesus, mo ako aking mahal. May tagal ng tayo na tayo. Kahapon, ay, umasa ako ang darating ka. Ngunit ipinagdain ka ng mahal. Ngayon ay nagbalik ka. Maraming salamat sa iyong pagdalan. Naturalmente, may ako. Ikaw isa sa mga ganda na makikita ng balik. Kanyang mga mata at nagbalik sa Silidus Salad. Sinundan siya ni Tia Isabel sa silid at naabutan ng tiyahin na humilig di ang dalaga. Na Basilio at Crispin at kapwa-hawak ang rubi. Tumugtog pa rin ang pagpana ang dalawa sa kabila ng malakas na malakas na pag-ulan. Natatakot ang mukha ni Crispin habang si Basilio ay pilit na nilalakasan ang uon. Naglagbitin sa lubid si Crispin at kasunod niyon ay ang bahang natulog ng pampana na tila panaghoy. Kuya, natapot na ako. Buwi na tayo. At hindi pa pa yung nanay na pinapalo ako. Kumakulong si Crispin, alaban ako yung nanay at hindi na ako. Kumulit siya ng kumbento. Hindi tayo maaaring magkasagay, Crispin. Mamamatay tayo sa dito. Sa akin, eh, wala magpumarata tayo sa kumakulong na ako. Si Basilio sa sinabi ni Crispin at sa halip ay binatak niya ang rubid at ito ay gumuhit na malakas na tunog ng kampana. Magkano ba yan sa ating kuya? 2 piso. Malaki na ba? Mapapagalitan ng kanilang ina. Umiiyak si Crispin dahil sa takot. Tahan, Crispin. Buti na tayo. Sinabi ni Pilosopon tayo kasi na nagsarapan ang unan. Dumating ang sakristan mayor at galit na sinabi. Ano tayo pa si Basilio na kaya si Crispin at ito na Kinuha na si Cristal Mayor si Crispin. Napasaklolo si Crispin sa kapatid, subalit walang nagawa si Basilio.
ang inani na Basilio at Christine, sila ay naninirahan sa labas ng bayan na may isang oras ang lalakari. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkagahang. May bisyo ito gaya ng pag-inom ng alak at pagsasabon. Bihira lamang ito ay umuwi ng bahay at kadalasan pa sinasaktan ng asawa na si Sisa kung hindi nakakapagbigay ng pera pang bisyo. Itinuturing niya kanyang Diyos si Pedro. Ito ay lalong naging malupit at tumindi ang ginagawa ng pananakit sa babae. Maganda si Sisa, subalit bakas sa kanyang mukha ang labis na paghihirap. Mas matanda siyang tingnan kumpara sa tunay niyang edad. Hindi inaasahan ni Sisa ang biglang pag-uwi ni Pedro na gutom na gutom. Agad itong sinugaban at nilantakan ang hinaing pagkain ni Sisa sa mesa. Kinain ng asawa ang nakahain tulong kamilis, kamatis, tapang baboy lamong at hita ng pato. Takab na takab si Pedro sa nakahain pagkain habang si Sisa ay nababahala na hindi nito maawat sa pagkain ang asawang gutom na gutom. Sininig Pedro ang asawa, ngunit nang marinig ang sahang ni Basilio ay sinabi, pagkatapos kumain ay agad na kinuha nito ang tinaling manok at muling umalis ng bahay. Tatlong tiwalis na lamang natira sa pagkain na inilagay ni Sisa sa palayot ng kanin. Muli niyang hinintay ang pagdating ng mga mag-anak hanggang sa narinig niya ang tinig ni Basilio na wari ay nagmamadalo at takot na takot. Nabigla si Sisa na buksan ang pito ng ilang dampa. Tumagbal sa kanya ang buguang noo ni Basilio na bakas ang matinding takot sa mukha. Nang pumasok si Basilio sa dampa at pinangatalan ang buong katawan ng ina na makita niya ito. Ano nangyari? Bakit nagturo ka mo yung uno? Huwag ako kayong nalalay. Teka, nasaan si Christine? Nasaan ang iyong kapatid, Basilio? Halika, kumain ka muna. Ngunit yung ipagpapagina, ito na lamang ay tinapot ang mga mga. Umuwi si tatay, ngunit umalis agad. Huwag ka mabalik sa tayo tatlo na lang ito ni Christine ang kasama niya. Huwag mong salita ng ganyan na lang. Hindi ginalaw ni Basilio ang pagkain sapagkat nawalan siya ng gana. Ay nag-invento siya. Isipa, ano nangyari? Naniwala naman si Sisa sa sinabi ng anak. Bagamat na tula ay hindi na nagdaramdam. Si Sisa dahil sa pangarap dahil hindi man lang kabahagi ang ama nito si Pedro. Nalaman na ni Sisa na wala sa kumbento si Crispin kaya nagmamadali siyang umalis upang umuwi ng bahay. Gulo-gulo ang kanyang isip sapagkat hindi niya alam kung lintas ang mga anak. Labi sa kanyang pag-aalala na malakit ng Guardia Civil si Basilio at kung saan niya maaaring hanapin ang nawawa ng anak na si Christine. Hindi niya ininda ang init ng araw at bangkos-bangkos ng kalsada na ang tinahak.
Natigilan si Sisan na nakita ang dalawang buwan de Subil na tangay ang kanilang manok at hindi sinaktan ang kanyang anak. Nakasiluhan niya ang mga ito at naging gulat siya na sitahin siya ng mga gwardiya. Hindi ko po alam. Sa katanayan natin, hindi ko pa po nakikita ang busok ko si Piskin. Huwag ka kung sinumaling. Kumite, tatalingin ka namin at kapalit. Dinala ng mga gwardiya sibil si Sisa at dinala sa kwartel. Lumuhod at nagpagkaawa si Sisa. Nakiusap siya kung maaaring mauna sa paglalakad dahil laking kahilan at naputi ng gwardiya sibil. Hindi sumang-ayon ng gwardiya sibil dahil nasa libib silang puok at naaaring makatakas. Gayun na lamang ang hiya ni Sisa na dumaan sila sa simbahan. At kakayapos lang ng misa. Nasaksihan ng mga tao kung paano pinagtulakan si Sisa ng mga gwardiya sibil. Ibinilanggo siya ng dalawang oras bago napagpasyahang palayain siya. Nakauwi na ng bahay si Sisa at wala pa rin ang kanyang mga anak. Labi sa kanyang pag-aalala. Crispin! Pasinyo! Mga anak ko! Nasaan na kayo mga anak? Bago dumating ang pista ng bayan ng San Diego ay nagtaraos ng isang picnic ang mga magkakaibigan kasama ang ilan sa mga tauhan ng nobela. Dumaan muna sila sa baklad upang manguha ng isda na kanilang uulamin sa picnic. Sa baklad ay naganap ang isang sakuna. Ang paglabas na buhaya ng mutid na ang ikamatay ng bankero. Buhay buhaya! Hayuan! Buhay buhaya! Buhay buhaya! Tulungan mo siya! Ayan! 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 Mahal! Pag-ingat siya! Tambay na ang lupo. Napatay ang buhaya ni Ibarra at magkasabay na umangang mula sa tubig si Elias at Ibarra. Ay, salamat! Napatay ang buhaya! Elias na sa tubig! Salamat, Senyor. Utak ko kayo ang aking buhay. Walang kalimang. Kapatigay mo na ang buhay na napatay. Elias, ang buhaya sa akin. Ang buhaya pa na. Dumating ang araw ng kapistahan ng bayan ng San Diego. Siksika ng mga tao sa simbahan upang marinig lamang ang sermon ni Padre Damaso. Sa dami ng mga tao, hindi na halos maririnig ang sermon. Nagsiksika ng mga ito at hindi rin maintindihan ng mga indyo ang sermon na nakataas sa wikang Kastila. Sa simbahan, palihim na lumapit si Elias kay Ibarra. Umalis si Elias pagkatapos pabalaan si Ibarra at katulad ng inaasahan, nangyari na ang sakuna sa panghugos dulot ng pagkamatay ng taong madilaw. Sa halip na si Ibarra ang mapahamak. Nagdaos ang isang panahalian si Ibarra na dinaluhan ng mga na mga prominenteng tao sa lipunan.
Nasa isang mahabang mesa at nananghalian si Crisostomo, Ibarra, kasalo ang Alvalde, Alperes, Kapitan Tiago, Maria Clara, at ilang pang kawani. Natahimik ang lahat na biglang dumating si Padre Damaso. Nakakunoto at naupo sa isang bakanteng upuan. Nakapitig ang lahat kay Ibarra at sinisipatan si Padre Damaso. Ang mga mayayaman na tao ay dapat bayad lahat. Ngayon pa lang ay sinabusakan na sa lupa ang mga kalumbuan ng Erehe at Bustero. Mamamatay sila at walang mahigaan. Ngayon ako naman ang pakinggan nyo. Naniinginig ang kamay ni Ibarra, nanginayang at binitawan niya iliyo, pati na rin si Padre Damaso. Mabilis siyang lumayo at nawala sa karamihan ng tao. Dahil sa kaguluhan sa hapunan, kumalat ang balita sa ginawa ni Ibarra kay Padre Damaso. Nagkaroon ng kaguluhan na dinusog ang portel at si Ibarra na pagbintangan. Hinuli si Ibarra ng mga guwardiya sibil at ikinulong. Sa gabi na ang posisyon, si Sisa na naglalakad at naisipang umawit ng mga kundimang natutuhan niya noong siya'y bata pa. Nagkataon na sa labas si Dona Consolacion na nakatanaw na sa langit at may narinig siyang umaawit. At agad na pinatawag ang Guardia Civil para ihirap sa kanya ang kumakanta. Sa pagdating ng Guardia Civil kasama si Sisa. Dumating na ang Guardia Civil kasama si Sisa na tumatawa. Vamos! Magkanta ka! Nainis si Doña Consolacion kaya inagot niya ang latigo sa kasamang Guardia Civil at pinalo nito si Sisa. Kumakanta si Sisa at tinig pati ang awit ay nakatatawag na kanyang damdamin. Sa wikang Tagalog ay naibulalas niya sa pagbati kay Sisa sa pagkanta. Nang marinig ito na si Bill ay napatingin ng patapa sa ginang na inaakalang hindi marunong malamalo. Sa
kaawan na pagpakita sa gayong kalabastangan ay namutla at nangatan. Konsolasyon, ano ang pinagawa mo? Ano nangyari sa iyo? Hindi ka man naman makapagay sa akin. Ang magandang gabi. Pwede sa iyo. Nilapitan ng galit na galit na altera si Bona Consolacion na nakalisi. Halika! Di ba nagbibigay na kita at nagbibigay mo ng bayon? Habang pinapagalitan ng altera sa Bona, si Sampanta naman nagdadalamhati si Sisa. Binibigkas ang pangalan ng kanyang mga anak habang umiiyak. Upang malasin ang bahay ng mga inyo. Tanoy pamimintas sa sinabi ng Bonya sa bawat bahay na kanilang madadaanan. Para sila nakakatala dito? Mga walang polo? Duran mga sila ng liksyon? Bakit kanila tatagihan? Ikaw si Don Tiborso, ang asawa ng pinakamagandang Donya sa buong mundo. Dumaan ang Bonya sa tapat ng bahay ng Alperes at nagkatama ang paningin nila ni Bonya Consolacion. Tinignan ng Bonya ang asawa ng Alperes mula ulo hanggang paa habang umungusok at umaakong bumudura. Ano tinitingin mo? Naiinig ka sa akin? Oo, naiinig ako sa kulay mo. Dapat lang! Hayaan mo tulad mo ng liksyon at gawain na ito! Hindi mo ba akong kilala? Hindi mo ba alam na ako hindi taga-Lumigan kundi taga-Manila? Hindi nakakapasok ang Andres sa aming pamamahay dahil sa pintuan lang siya! Aba, estretisima, senyora. Hindi nakakapasok ang mga Andres. Natural! Dahil sa mga pinatod lamang ang nakakapasok. Aba, hinahamon ka lang ako! Halika dito! Matama ka, di ba? Hinahamon ka lang ako. Bawin mo yung sinasabi! Wala ka lang ang galang! Isa ka lang ang laman nila! Ako ang asawa ng Alperes. Ikaw, asawa ka nano ng isang piyanton. Lamandara! 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 Mangmang na Donya! Mapagpanggap na Donya! Mapakong baba! Nagkagulo na tuluyan ang dalawang Donya hanggang sa dumating ang Kura at Alperes. Ito ay isa na rin ito. Huwag niyo kayong pakialaman. Kapunin kayo. Kapunin niyo ang aking mga asawa, John Rivosio. Go, go! Ngayon din ay luluwas tayo ng Maynila upang makita ang Kapitan General. Sa'yo ito, magpadala, parang hindi ka lalaki. Dapat ay naman mo siya ng reporter. Babaka ng pa.
tanggap ni Maya Clara. Subalit, lahat ng iyon ay wala kabuluhan para sa kanya. Tinitingnan niya at hayagan ukol sa pagkalunod ni Jesus subo sa lawa at ito ang ikinamatay ng kanyang mahal. Sino ako? Hindi nakilala ni Maria Clara at itinatapat ang lahat ng nangyari sa kanya at kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Wala na si Jesus mo! Wala na tayo ng maaaruhan ako ay mag-iis! Kung buhay pa sana siya'y makakayanan ko pa ang lahat at may makasama akong makalaya sa kalagayan ito. Ulit tayo'y wala na siya. Mas mabuti na lang siguro pumatay ako o pumasok tayo sa kumbento. Kailin mo siya, Karin. Tawarin mo ako, anak. Ingat mo lang ang lawin. Ingat mo lang ang kapatihan at ang buting bagay para sa iyong kapkanan. Kaya, akala mo na mas makakabuti sa iyo na hindi tayo pakasal sa tao at tuturo tama sa iyo lang sa utal. May nakahal ko rin sa iyong pagbabata ang maging kanyang mga. Ngayon, kung napakasal ko, kasi pasal ko na sila ang aming sabihin na iyong kapatihan, iyang naging nahila kung bakit pinagin sila. Iyan ka naging nahila kung bakit sinamumuhin ang sila. Kung totoo ang lahat na iyong sinasabi, hindi mo kakayaan magpapalay ang aking pagkabilan. Ibig ko maging mongha. Magmongha? Alam mo ba ang iyong sinasabi, Maria? Maraming mister kasi loob ng kumberto. Mas naman na kung sumigil sa mga tulad mo ng kumberto. Hindi ka tinanganak pa at pagkakasabigil sa mga tulad mo ng kumberto. Ang mga lapas sa akin. Maras hindi makalamot na magpunan mo rin ang aking sinasabi. Ang kumberto! Kapagin, ako ko'y may pinapagustuhan. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Huwag ka lamang mamatay. Tinisuyo talaga dama siya ang kamay ni Maria Clara at umalis na malapot at nagsisisi. Pagkatapos ng dalawang buwan na pangangalaga ng mag-asawa na nakatira sa guba. Habang nakita nila si Basilio noon na nawala ng malay at mayinsuga. Nagpasalamat si Basilio sa pagkalinga ng mag-anak at dahil magpapasko, sinadya ni Basilio na hanapin ang ina na si Sisa upang makasama niya ito sa Noche Buena. Natagpuan ni Basilio si Sisa na talaboy-laboy. Asan ka po, Inay? Inay! Ako po ito, si Basilio, ang anak ko. Inay! Inay! Ano mangyari po sa'yo, Inay? Ah, si Basilio? Basilio? Ito ang aking anak! Magising ka! Basilio! Umirat si Basilio at nakita ang ina nito wala ng buhay. Humagulgol ng iyak si Basilio. Biglang gumating si Elias, duguan ng hihina. Bata, si
sino ang babae niya. Huwag kong mag-inay. Patayin ko siya. Hindi magtatagal eh. Babawian na rin ako ng buhay. Pakinig ka, bata. Por favor, lugin mo ang pagkain namin ang iyo niya. Magbakal ang mga ila at mapatuloy niya. Kain mo, may ginawa ng kayamanan sa puno ng kalit. Kain mo, matariin mo. Gamitin mo ito para sa iyo ang anak mo. Mamatayang hindi man ang nakikita ang may ng bukang liwayway ng aking bayan. Kaya mong kapalan ng mga aking kanito, batiin niyo siya at huwag niyong alilimutan ang mga nalungkot ng sawi sa kilit ng gabi. Subi ka ngayon na saksihan ng mga tao na si Diego ang isang malaking siga mula sa guma. Ano yan? Siga ba galing sa guma? Pasko-pasko may ating siga? Naku! Hindi talaga marunong ang uspeto sa araw na mapanganakan ni Jesus ang mga indyo ito! Uy! Kaya na! Ano yung respeto kay Jesus? Isulat tanan ang ay ipasulat ang grupo ha character ng ang papel na ginampanan. Kanilang pumasok sa kumbento si Maria Clara samantalang nilirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Labis niyang binangda ang nangyari nang tinanggap niya ang kautusan na inilipat siya sa malayong lalawigan upang maging kura. Kinabukasan ay natagpuan siyang patay. Balita po'y patay na raw ang dating kura sa San Diego na si Padre Damaso. Hindi ko isabi na itong lesyo, no? Kailangan ko matay nito. May pa din nagsasabi na mamumutri na ang dating kura. Ay nako, siguro sa parang loob, lalo pa kung kanyang natin tuluyan ng kwasong dokumento. Kumakaawa naman. Nanungkulan sa kumbento ng Santa Clara na pinasukan ni Maria Clara at naghihintay naman si Padre Salvi na maging obispo. Sinasamba. Wala siyang ibang inatupad kundi ang paglalaro ng yampo, sabong at humitrit na kapya ng mga iti. Kalaunan ay napabayaan niya ang sarili at kabuhayan. Ang kanyang dating maraming tahanan ay may karatula na ang fumadera publiko yan yun at ganap ko siyang nilimot ng mga tao. Samantala, si Doña Victorina ay nagdagdag ng makulot sa pusod ng buhok at lalong pinagbuti ang pagbabalat kayong isa siyang taga-Andalusia. Bueno, nakakita lang ako ang aking itsura, ang pinakamaganda. Alam ko ang ako ay nakakabighari, kaya hindi ko nalaman ang iyong mga bumaka. Si Don Tiborcio naman ay hindi na niya pinakikilos o pinagsasalita man lang. Hindi ito natatawag para manggamot at kadalas ay wala na itong suot na pustiso. Sakit sa iti at masamang pakikitungo ni Doña Victorina ang sanhi ng pagkamatay ni Linares. Nilibing siya sa sementeryo ng Paco. Ang Alperes ay naging tenyente at may gradong komandante kaya ay nagbalik siya ng Espanya at iniwan ang kanyang asawa na si Doña Consolacion na walang ibang inatupag kundi ang maglasing at manabako at mas lalo siyang kinakatakutan ng mga bata at matatandang babae. Anong tinitinitin dito? Magsilayas kayo!
Padre Tahere. Maraming salamat.